Bumuo sa mga pro-BOL o Bangsamoro Organic Law supporters sa isinagawang grand rally sa bayan ng Buluan sa Maguindanao. Nagsilabasan ng mga residente, guru at mag-aaral para salubungin ang caravan na puno rin ng gym na ito. Panawagan ng mga nag-rally ang pagpasa sa plebisito ng BOL. Ang BOL ang bubuwag sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM para magtatag ng Bangsamoro Autonomous Region. Sa January 21 at February 6 na ang plebisito, mga araw ng pagtutuos kung mapapalitan nga ang ARMM at kung may mapapasamang ibang lugar pa sa Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa COMELEC, tatanungin sa plebisito ang mga taga-ARMM ngayon kung pabor sila sa BOL. Sa Basilan may dagdag na tanong, gusto ba nilang maisama ang Isabela City sa Bangsamoro Autonomous Region? 2.8 milyon na mga boboto at mataas na turnout ang inaasahan ng COMELEC. We expect that there will be high turnout, upwards of 75%. Ang BOL ay produkto ng kasunduan pangkapayapaan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF na nilagdaan taong 2014. Kung mararapat ito bukod sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region, magbibigay daan din ito sa decommissioning o ang voluntaryong pagta-turnover ng armas ng mga armadong puwersa ng MILF at pagbalik nila sa sibilyan na pamumuhay. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pagkakataon ito para wakasan ang deka-dekada ng suliranin ng Muslim Rebellion. Sa January 18, pupunta si Pangulong Duterte sa Cotabato para tulungang isulong ang pagpasa sa plebisito ng BOL. Pero rerespetuhin daw ng Pangulo kung anuman ang kalabasan ng plebisito. But the President supports BOL. Alright, cool. Yun ang sinabi niya sa cabinet. And the message he said he will campaign for it. Well, hopefully. But we cannot naman determine the pulse of the people. We can only speculate. But what is, as I said, what is certain is the president will abide whatever the decision of the voters there. Joseph Morong, GMA News.